Magandang araw mga bata, muli akong inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ngayon pag-aaralan natin ang tungkol sa panghalipamatlik. So paano nga ba ginagamit ang iyan, ito, iyon sa pagbuo ng talata o pag ginagamit para sa pahusaw? So inaasahan na pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na makasusulat ng talata gamit ang mga panghalip. So, basahin natin ang pangusap. Una, ito ang mochul ko. Ikalawa, iyan ba regalong bag na natanggap mo? Ikatlo, iyon ang bahay ko. So, ang mga panghalip pamatlig na ginamit sa pangusap na ito ay ito, iyan, at iyon. So, alamin natin kailan ba ginagamit ang ito, iyan, at iyon. Ang ito ay ginagamit kapag ang bagay ay malapit sa nagsasalita. Kagaya ng ang halimbawa ng pangusap, ito ang module ko. So, ito yung taong nagsasalita. Makikita mo na yung module ay hawak ng taong nagsasalita. Okay? So, ang lahat ng bagay na malapit o hawak na nagsasalita, ang gagamitin natin panghalipamatlig ay ito. Ang iyan ay ginagamit kung malapit ang bagay na itinuturo sa kinakausap. Halimbawa, ang pangungusap natin kanina ay, iyan ba ang regalong bag na natanggap mo? So, kung ito yung dalawang batang nagsasalita na nag-uusap, ito yung batang nagsasalita, ito yung kinakausap niya. So, nasa inyong bagay na tinutukoy o itinuturo? So, hawak nung kinakausap. Kaya ang gagamitin natin ay iyan. So, malapit yung bagay na itinuturo sa kausap. Iyon. Ang iyon naman ay ginagamit natin kung malayo sa nagsasalita o kinakausap ang bagay na itinuturo. Halimbawa, iyon ang bahay ko. So, ito yung nag-uusap. Ito ang nagsasalita, nakaturo yung kanyang daliri doon sa bahay. So, bahay yung itinuturo niya. So, tinutukoy niya na ang bahay niya ay malayo sa dalawang nag-uusap. Kaya ang ginamit niya ay iyon. Okay. Maliwanag ba mga bata? So, ginagamit ang panghalip upang hindi maging paulit-ulit ang pagbanggit ng pangalan o ngalan ng tao, bagay, lugar o hayo. Halimbawa, ako si Jose. Nakatira ako sa San Pablo City. San Pablo City rin ang lungsod ng mga kaibigan ko sina Juan at Pedro. San Pablo City ba ang lungsod na may pitong lawa? Oo, San Pablo City ang lungsod ng pitong lawa. Gusto mo mamasyal at puntahan ang San Pablo City? O ano napapansin niyo dito? Na pinag-uusapan nilang lugar na pinagmulan ni Jose. Diba? Paulit-ulit yung salitan San Pablo City. Samantala kung gagamitin natin siya ng panghalip, magiging ganito na siya. Ako si Jose. Nakatira ako sa San Pablo City. Ito rin ang lungsod ng mga kaibigan kong sina Juan at Pedro. Iyon ba ang lungsod na may pitong lawa? Oo, ito ang lungsod ng pitong lawa. Gusto mo mamasyal at puntahan ito? O, so, na naiwasan yung paulit-ulit na pagsasalita ng San Pablo City sa pamamagitan ng mga panghalip, pamatlig na ito at iyon. O, diba? Mas maganda siyang pakinggan. So, ito ay maikling talata. So, tingnan natin naman dito ngayon, mga bata. Piliin ang panghalip pamatlig na angkop sa pangusap. So, yan. Tingnan natin kung alin ang tamang kasagutan. Iyan, ako ba ang bago mong bag? So, alin ang tamang panghalip dyan? Okay, iyan. Kalawa, kanila, iyon ang bago naming bahay. So, alin dyan ang dapat namang gagamitin? Iyan. Tatlo, ito akin ang payong ko. Iyan, ito ang payong ko. Iyan, akin ba ang sombrero mo?
Iyan ba ang sombrero mo? G. At ito ay lapis. Okay. Ngayon mga bata, inyong piliin sa loob ng panaklong ang tamang panghalipamatlik at isulat nyo ito sa inyong sagutang papel. At pagkatapos ay buuin ninyo o bumuo kayo ng isang talata gamit ang mga panghalipamatlik. O dito sa unang bilang, o matapos natin pag-aralan kanina, ipaliwanag ko na sa inyo kung paano ginagamit ang ito, iyan at iyon. So inyo na ngayon sagutan ang gawain na ito. Akin ang dilaw na sombrero. So alin ang panghalip na gagamitin mo dyan? Yung tinutukoy dyan ay ang sombrero. Ito, iyan, iyon ang isusuot ko sa pamamasyal. So, dyan ay makikita mo na hindi hawak na nagsasalita ang sombrero. So, alin dyan ang gagamitin mo? Number 2, ang damit na ito, iyan, iyon, na hawak mo ay akin. So, dito rin ay makikita natin na hindi hawak ng nagsasalita ang gamit o ang damit. Okay? So, iyon ay malapit sa kinakausap. So, alin dyan ang gagamitin mong panghalipamatli? Ikatlo, nakabilad sa labas, ang sapatos mo. So, kunin mo na ito, iyan, iyon, dahil umuulan. So, makikita natin na ang sapatos ay hindi malapit sa nasasalita at hindi rin malapit sa kinakausap. So, alin dyan ang gagamitin mong panghalipamatlik? Ika-apat, ang module na hawak mo ay galing sa paaralan. Ito, iyan, iyon ay bago. So, dito nakita natin na ang module ay tinutukol ay hawak ng kinakausap. Okay? O malapit sa kinakausap o hawak ng kinakausap. Ikalima, ito, iyan, iyon ang lapis na hawak ko. Ito ay bigay sa akin ni Lola. So, dito makikita natin na yung lapis na tinutukoy ay hawak na nagsasalita. So, alin ang panghalipamatlig na gagamitin mo? Okay, maliwanag na ba mga bata kung kailan natin ginagamit ang mga panghalipamatlig na ito, iyan at iyon? Okay, tandaan natin ito ay ginagamit natin upang hindi magpaulit-ulit ang mga bagay na tinutukoy natin sa isang pangungusap o sa isang talata. Okay, maliwanag mga bata? Muli, ako'y magpapaalam na at magkita-kita tayo sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!